Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ikinalugmok nito ni Dr. Tanyag pagkatapos nitong malaman na ang mami ni Moira ay bumalik na ito sa Pilipinas at siya na umano ang humawak sa Epics Medical Hospital. At dito ikinatakot ito ni Dr. Tanyag dahil sigurado umanong kakampihan nito ang kanyang anak na si Moira at sigurado umanong papahirapan nito ang kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos. At dito hindi nga ito nagkamali itong si Dr. Tanyag at kitang-kita pa ni Dr. Tanyag sa kanyang dalawang mga mata kung paano pinapapahirapan ng mami ni Moira ang kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos. At dito hindi nito napigilan ni Dr. Tanyag ang kanyang sarili sa kadahilanan na agad naman nitong hinarangan ni Dr. Tanyag ang mami ni Moira at sinabihan nito ni Dr. Tanyag na huwag umano nitong saktan ang kanilang tauhan na si Doktora Annalyn Santos dahil wala naman umano itong kasalanan. At dito, ikinagulat naman nito ni Dr. Tanyag nang sabihin nito ng mami ni Moira sa kanyang harapan na pagbabayaran umano nito ni Dr. Tanyag ang lahat-lahat umano nitong ginagawa na pasakit sa kanyang anak na si Moira at sa kanyang apo na si Sui. At dito, ikinabahala ito ni Dr. Tanyag dahil alam na pala umano ng mami ni Moira ang katotohanan at sigurado umanong nanganganib na ang buhay ng kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos sa kadahilanan na agad naman itong gumawa ng paraan si Dr. Tanyag upang maiwasan umano nito na masaktan ang kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos. At dito agad naman itong kinausap ni Dr. Tanyag itong si Doktora Annalyn Santos at sinabihan ito ni Dr. Tanyag na mas maganda pa umano na umalis na lamang umano sila sa Epics Medical Hospital upang hindi umano ito mapag-initan ng mami ni Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.